Ang mais ay isa sa pinakamahalagang staple crop dito sa ating bansa. Sa katunayan, pumapangalawa ito sa palay. Ang pananim kasi na ito ay hindi lamang nakalaan bilang pagkain, kundi ginagamit din sa animal feeds at industrial uses. Kaya naman, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa corn production bilang pangkabuhayan. Ngunit sa kasalukuyan, may isang malaking hamon na kinakaharap ang mga magsasaka ng mais. Yan ay ang pag-atake ng fall armyworm o FAW. 70 to 100% po ang mawawala sa kita at ani ng ating magsasaka sa mais kapag napabayaan po ang fall armyworm infestation. At dito naman po sa Region 11, lahat po ng probinsya ng ating rehiyon ay meron na tayong naobserbahan at naitala na pag-atake ng fall armyworm sa mga maisan. Ang unang kaso ng FAW dito sa Pilipinas ay naitala sa Piat, Cagayan noong June 2019. Sa kasalukuyan ay medyo malala na nga ang lapad ng ektarya ng maisan na apektado ng FAW. Nakakabahala ang tumataas na infestation ng fall armyworm sapagkat maaapektuhan tayo nito directly sapagkat meron tayong mais na ginagamit or kinakain kapalit ng bigas. At indirectly, maaapektuhan tayo sa pamamagitan ng pagbaba ng mga produktong mais na ginagamit para sa pagkain ng ating mga livestock katulad ng baboy at manok. Kung magkulang ang produkto nating mais para sa pagkain ng ating mga hayop tulad ng baboy at manok, maaaring indirectly maapektuhan din tayong mga tao sa produktong supply ng ating mga livestock na kailangan din natin. Kaya naman ang pag-atake ng fall armyworm sa maisan ay nagdudulot ng dalawang problema. Economic damage at banta sa food security. Ang malaking tanong, paano nga ba natin malalaman na inaatake na ng FAW ang ating sakahan? Ang isang tip upang madali nating ma-identify ang FAW ay ang ulo ng uod na ito ay mayroong hugisway na pabaliktad na kulay puti at mayroon ding apat na malaking tuldok sa pwitan nito na hugis parisukat. Ang uod na ito ay nagmula sa South America at kumalat patungong Africa noong 2016. Sa India noong 2018 hanggang sa umabot ito sa Pilipinas noong June 2019. Hindi nakapagtataka na umabot ito sa malalayong lugar dahil kaya nitong lumipad ng 100 km per night, kaya mabilis itong kumalat at dumami. At alam nyo ba na ang FAW ay nocturnal o kadalasang umaatake sa gabi? Sa simula, ang babaeng gamo-gamo ay mangingitlog sa dahon ng mais. Sa bawat pangingitlog ay mag-iiwan ito ng 50 to 200 eggs. Kaya naman sa kanyang complete life cycle ay maaari siyang mangitlog ng 1,500 hanggang 2,000 eggs. Pagkalipas ng 2 hanggang 4 na araw, ang mga itlog ay mapipisa at namamumuhay bilang larvae o uod at maaaring mabuhay mula 2 hanggang 4 na linggo o 14 to 30 days. Ito ang mapanirang stage ng buhay ng FAW kaya ito ang ating dapat na bantayan at kontrolin. Pagkatapos nitong sirain ang pananim sa loob lamang ng 14 to 30 days, ang fully grown larvae ay mahuhulog at maghuhukay sa lupa sa lalim na 2.8 cm. Ito na ngayon ang tinatawag na pupal stage. Pagkalipas ng 7 to 13 days, lalabas na siya bilang isang adult o gamo-gamo kung saan naman ay maghanap ito ng kapareha upang magparami at patuloy na namang mamiminsala sa ating maisan. Early as 10 days or 10 araw pagkatapos matanim ang mais, meron ng sinyales na pag-atake ng fall armyworm sa pamamagitan ng pagkasira ng dahon nito. Ang fall armyworm kasi kinakain niya ang first layer ng dahon ng mais habang maliit pa ang uod. Habang lumalaki naman ang uod ng fall armyworm,
lalo niyang sinisira ang puno ng mais sa pamamagitan ng pagsira ng stalk o whorl nito. So mapapansin sa ganyang edad ng mais, mapapansin na kakaibang dami ng dumi ng fall armyworm ang iniiwan niya sa puno ng mais. So yan ay isang indikasyon na meron ng pag-atake sa puno ng mais. Kung halimbawa ang mais ay namumunga na at siyang pag-atake ng fall armyworm, maari niyang sirain ang bunga ng mais. Kaya naman, upang tugunan ang problemang ito, naglaan ang Department of Agriculture ng 150 million worth of assistance para sa ating mga magsasaka upang matulungan silang kontrolin ang pagdami ng FAO. Unang estratehiya ng Department of Agriculture dito sa Region 11 ang nagbuo ng Task Force Fall Armyworm kasama ang ating corn program, Regional Crop Protection Center, Regulatory Division at ang ating mga kasamahan sa local government units upang magkaroon ng regular na monitoring at surveillance sa kanya-kanyang mga munisipyo at barangay na nasasakupan kung saan merong fall armyworm na naobserbahan. So yan po ang ating pinagbabasihan para i-validate at puntahan ang farmer at suportahan ng chemicals at mga biological control agents or mga kaibigang kulisap na pinuproduce or pinapadami sa Regional Crop Protection Center. Isa din sa binibigay namin na suporta sa ating magsasaka ay ang Trichogramma evanescens. Ito ay isang at kaibigang kulisap na siyang tutulong sa ating magsasaka para mapuksa ang fall armyworm. Isa din itong insekto na umaatake or iniitlugan ang itlog ng peste. Sa pamamagitan ng paggamit ng Trichogramma evanescens, imbes na fall armyworm na uod ang mag-hatch, ang Trichogramma na ang lalabas sa itlog ng fall armyworm. Isa din po sa tulong na ginawa ng ating Department of Agriculture ay ang pagsuporta ng hybrid corn seeds sa ating mga farmers. At meron tayong target na 3,000 bags of hybrid corn seeds na ipamimigay ngayong 2021. At narito naman ang paalala ng Regional Crop Protection Center sa ating mga magsasaka ng mais upang masugpo ang pagdami ng fall armyworm sa kanilang sakahan. Para sa ating mga kasamang magsasaka ng mais, ang una-una po nating pinaka-importanteng gawin ay regular na pag-monitor sa inyong sakahan upang tingnan ang pagkasira ng inyong mais na siyang indikasyon na meron ng fall armyworm. Mas regular ang monitoring, mas maaga nating maobserbahan ang fall armyworm, mas madali siyang mapuksa. At syempre, meron pong tulong or suporta ang Department of Agriculture para sa ating kasamang magsasaka. Maari po kayong pumunta sa inyong local municipal agriculture's office para po malaman natin na meron ng pag-atake ni fall armyworm sa inyong sakahan. Kami po sa Regional Crop Protection Center, nagbibigay po ng libre ng mga beneficial insects or yung ating Trichogramma evanescens kapag ang infestation ng fall armyworm ay mababa pa. Ngunit kung mataas na ang infestation ng fall armyworm, meron din tayong suporta na chemical pesticide. Malaking hamon man sa industriya ng mais ang pag-atake ng fall armyworm o FAO. Ngunit, mas malaki ang tiwala ng pamahalaan sa sipag at tiyaga ng ating mga magsasaka na ito ay kanilang mapagtatagumpayan. At sa pagtutulungan ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan, makakaasa po ang ating mga magsasaka sa suporta na tutulong upang maprotektahan ang kanilang mga pananim, mapataas ang kanilang ani, at higit sa lahat, mapaunlad ang kanilang pamumuhay.